is Ali Air, the co-owner and founder of Campo Epicentro. And for today's video ay mag-aayos tayo ng motor na ginagamit natin sa pagbiyahe natin. Lagay mo. Pula. Puti na lang para bumagay doon sa asol ng ano-ano. So 2 days ago, nung may nakuha kong motor at pinangalanan ko tong Blaze. Blaze ang pangalan niya kasi Blaze ang maker niya. And ang model niya is Brute 125. So eto si Blaze ay ang aking unang motor na i-customize. So hindi lang customization ang ginawa namin kay Blaze, kundi pati yung restoration. Dahil nakuha namin siya ng second hand. Eh, huwag nyo na po lagyan ng kulit, baka... So, hindi mo maitatanggi na may taglay na kalumaan na talaga si Blaze. Nagamit siya sa bukid at sa paghahakot ng mga kung ano-anong gamit sa bukid. So, tara, samahan niyo akong ayusin natin si Blaze hanggang magamit natin siya sa ating biyahe papuntang DRT. Shoutout nga pala dun sa shop na kung saan bumili tayo ng mga accessories para gamitin kay Blaze sa Domo 8 Motorcycle Parts and Accessories Shop. And sa aking tropa na nagbigay ng oras para maayos si Blaze. So mabuhay ka tol, salamat sa'yo. Tuloy-tuloy na ang biyahe natin papuntang DRT. So ito siguro ang isang pinakamalaking problema ng mga second hand na motor na ating ma-acquire. Bukod sa makina na kailangan i-check, kailangan din natin syempre i-double check ang mga brakes, ang wiring, ang mga ilaw. So kaya kailangan kapag bumili ka ng second hand na motor siguro ay alamin mo na mabuti ang issues at handa ka sa mga gastos na kailangan mong harapin. Gaya ng pagpalit ng mga brakes, handlebars, and even yung mga wirings na talaga namang kapag napabayaan ay mag-aamag at magkaroon ng dahilan kung bakit hindi mo na mapapagana ang mga ilaw o mga signal lights at iba pang functions na taglay ng motor mo. Kailangan talaga inihimas-himas muna. Hindi papasok talaga. Hindi papasok pag walang himas. Sa ngayon, ang tanging purpose natin ay pag-anayin si Blaze, i-check ang kanyang wires at ang kanyang makina, at siguro sa mga susunod na araw o panahon ay maaari na natin siya i-customize. Lunch break muna kami habang inihintay namin si Blaze. So malapit nang matapos ang unang parte ng video na ito. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video at sana sabayan niyo rin ako sa aking pagbiyahe pag okay na si Blaze. So maraming salamat sa inyong panonood.